Hi guys, good morning. I-share ko lang dito, meron din pala dito sa ibang bansa na i-scrap. Yan si Manong, lagi ko yan siya nakikita. Nangunguha siya ng mga putol-putol na mga bakal sa mga nagumagawa ng bahay. Kasi dito sa amin is ang dami na gumagawa ng bahay. Yeah, may mga putol-putol na mga bakal, mga karton. Meron din pala dito. Akala ko yung strap dito is hindi pinapansin. Yan, share ko lang sa inyo. Kasi lagi ko si Manong nakikita. Makala ko iikot-ikot siya sa bye-bye. Yan. Ito kasi guys, yung ano. Gusto ito malaki. Yan. Inaayos niya yung kanyang mga scrap. Buti pa yan si Mara yan. Masipag yun siya mag-ikot-ikot araw-araw. Nakikita ko yun siya dito dumataan. Minsan may kasama siya. Isang lalaki din. Kasi sabi ng amo ko, marami rin pala ritong taga dito na walang halos makain din. Akala ko kasi yung mga bahay dito is malalaki. Ano, lahat. May mga kaya, may mga trabaho. Yun pala iba, wala. Kahit meron ka palang pinag-aralan, hindi ka rin basta-basta makapasok ng trabaho. Makapasok ka man, nababa ang sahod. Hindi bastante. Sabi ko katulad din sa Pinas, no, kahit na ipinag-aralan ka, may diploma ka, mahirap din mag-apply kung hindi sikat ang school o matataas yung mga performance mo o mga credit mo sa iyong pinag-aralan. Ganun. Mag-umpisa ka talaga sa maliit na sahod at maliit at saka maano na trabaho. Yan. Akala ko dun na sa Pinas, dito rin pala. Marami pala. Kaya minsan yung mga lumang mga damit ng mga bata pinagbibigay namin sa mga sa may group sila na kung sino na kailangan ng walker, stroller, ganyan. Yan, nagkita-kita yung kami. Tapos nilalagay na lang namin doon sa labas ng mga bahay nila. Sila na lang lumalabas at nakuha na nila. Ganun. Kaya guys, bye-bye. Si Manong nagpre-prep, diligpit pa ng kanyang mga scrap.